lahat ng masasamang ano, description and experiences, nandiyan na sa naiyak. Dagdagan pa ng ano, problema sa immigration. Sabi rito mga kababayan sa balita, malamang may sabotahe daw dyan sa NAIA dahil sa nangyaring ano, power outage na naman. What? Malamang ganun nga po para ipahiya yung ating gobyerno. Lalo't palarga yung ating ano, Pangulong Bongbong Marcos nang mangyari po ito. Ito yung balita ngayon. DOTR not rolling out sabotage in latest NAIA power outage. You see? But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe mo na sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. At like and share na rin po ninyo ng ating video. And huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbango ng ating ekonomiya. So, sabi rito, the Department of Transportation is considering the possibility that the power outage on Monday at the Ninoy Aquino International Airport's Terminal 3 was intentional because of the timing niya. Sinadya, madaling sabi, bantay kayo. Kailangang maging maingat tayo mga kababayan kasi baka yung mga kalaban ng ating gobyerno ay napasok na tayo. At huwag ninyong ayaan na may madisgrasya po sa mga eroplano. Kasi laking gulo po yan mga kababayan pag nangyari. Laking gulo at laking problema sa ating ano, sa ating bansa. So sabi rito, multiple flights were either canceled or delayed last Monday during the International Workers' Day due to the power outage, stalling thousands of passengers in the process. Talagang pinapahiya po tayo eh. Power distributor Meralco earlier said that the problem points to a main circuit breaker problem. Sabi rito, because this is the second time that it happened on a long weekend, I think you cannot really discount the possibility of having somebody do it to embarrass the government. Sinadyaan niya. There is that possibility sinadya para ipahiya yung ating gobyerno. Kasi po, yung ating administrasyong Bongbong Marcos is doing well. Siyempre, mga kababayan, may mga grupo, may mga sektor na imbes matuwa, naiinis sila. Kailangan na niya hindi magtagumpay yung administrasyong Bongbong sa kanyang mga ginagawa. Lagi na lang niya magaganda yung mga balita na naririnig natin. Kailangan niya may masasama para pagdating ng oras, i-blame yung administrasyon, palabasin nating inutil. Di ba? Wala na kasing masyadong ano, issue against the administration. Kasi always on top of the situation po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So malamang anya na somebody ay ginawa ito intentional para ipahiya yung ating gobyerno or to prove that they have something that we should give into, sabi po ni Transport Secretary Jaime Bautista sa interview mga kababayan ng mainstream media. So the last incident was on New Year's Day when the Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Management System went offline because of a power outage. So, we're not discounting the possibility that there might be a sabotage. I hope it's not. That's the reason why we asked the other agencies to join us, sabi po ni Bautista.
So, a joint committee of the DOTR, Office of Transport Security, Manila International Airport Authority, and National Intelligence Coordinating Agency will meet to determine the real cause behind the problem. They will be joined by the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police. For now, the transport official claims that there is in fact no circuit breaker problem. Wala man niya eh. And that's it's not a regular fault that entered the system of NAIA Terminal 3. In fact, sabi po rito, there are a lot of angles that were considered by NICA yesterday. But of course, I do not want to preempt them. So we'll just wait for the result of their investigation. Paliwanag mga kababayan ni Secretary Bautista. So sabi niya, well, I think some of the theories niya considered medyo seryoso. But I really want just them to look at it. Ang gusto ko niya, tingnan ninyang nilang maigi. Gaano man kaseryoso siya, yung nakikita nila, imbestigahang maigi. So senators were annoyed by the situation yesterday, asking airport authorities if they even pick up any lesson from the last major mess at NAIA at the start of the year 2023. The last glitch was also due to a power outage. Ano niya, sabi ng mga senador, mga kababayan, walaan niya kayong nakuhang lesson man lang? Nangyari ito New Year's Day. Tapos ngayon, naulit na naman, the same thing yung nangyari. Lumalabas, kahiya-hiya na tayo, mga kababayan. Hindi lang yung kahiya-hiya, baka magdulot pa ito ng, ano, ng trahedya sa flights, mga kababayan, ng mga eroplano. So sabi rito, unfortunately, we are starting to sound like a broken record when we say that the steps being taken to improve our airport and our Civil Aviation Authority of the Philippines are disappointing, sabi po ni Senate Minority Leader Joel Villanueva. Definitely, we cannot let the concerned government authorities escape accountability for this. Kailangan niya na may managot. So Senator Grace Poe, Chair of the Public Services Committee, for her part said that the disruptive failure again caused grave inconvenience to travelers, hinting the DOTR and airport authorities had not learned from earlier fiasco. Hindi na niya natuto. Ganon pa rin. Businessman Manny V. Pangilinan, who also chairs Meralco, shared his experience regarding the issue last January when he was on his way to the Philippines from Tokyo. He was 3 hours into the flight but had to return to Haneda, calling it hours of useless flying and a horrendous loss to tourism and business. Imagine that. Hindi siya makalapag eh. Bumalik na lang ng Tokyo. Ngayon, si Bautista, iniisip niya na dagdagan yung generator systems within NAIA, especially that a lack of air conditioning during the power outage made the ordeal worse health-wise, especially sa mga elderly. Di pa ninyo yan naisip noon? Ngayon lang, kasi nadalawa na kayo. So sabi niya, one of the problems niya is that there are areas in the airport where the temperature is quiet warm because the existing power provided by the generator is not enough to support the whole operations ng Terminal 3. So we need to acquire more generators so that we can support the 100% power requirement of our Terminal 3. You know, this terminal is 25-year-old terminal. So, matagal na niya. Medyo matanda na rin. The DOTR says the terminal upgrade should really be prioritized by the government after this mishap.
It could be remembered that NAIA was tagged as the worst business class airport in the world by an international study published last May 2022. It was likewise ranked as the third most stressful airport in Asia, in Oceania, last November by travel blog Hawaiian Islands. Lahat ng masasamang ano, description and experiences, nandyan na sa NAIA. Dagdagan pa ng ano, problema sa immigration. Di ba? Na yung biniktimang Pinay traveler po papuntang Israel, inihinga ng ano, inihinga ng yearbook. What? Asan yan yung yearbook mo? I-present mo? Ayun. Naiwan ng eroplano. Dumagdag pa yung mga immigration officials na mga kurakot. So anyway, tingnan natin po kung ano yung development ng sinasabing there is that possibility na sinadya, sinabotahe po yung ano, yung NAIA. O ngayon, ito yung announcement naman galing sa NAIA. Isa shutdown daw for 6 hours. Philippines to shut down airspace for 6 hours on May 17 para po sa pagpalit ng UPS. Yung UPS po, ito yung uninterruptible power supply. So sabi rito, the Manila International Airport Authority announced today that the country's airspace will be shut down for 6 hours on May 17 to allow for the replacement of an uninterruptible power supply unit of the Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Management System. So the closure of the Philippine airspace will be from 12 midnight to 6 a.m., which are considered to be lean hours for the Ninoy Aquino International Airport, sabi po ni MIA Senior Assistant General Manager Brian Co. So sabi niya, these are all proactive efforts to of course make sure that the CNS ATM, Communication Navigation and Surveillance Air Traffic Management, is reliable as an offshoot of what happened this year. Yun nga pong biglang nag-breakdown. Co was referring to the New Year's Day mishap when the Philippine airspace was shut down after the CNS ATM conked out because of a circuit breaker that shorted after the air traffic management system's UPS failed, affecting 60,000 passengers and disrupting at least 300 flights. But Co assured that this upcoming airspace shutdown would not be as catastrophic as the previous one. That's why, Anya, we chose that window of time to do the repairs and upgrades because we know that's the least disruption to our airport operations. So maganda, ito announce. Di ba? Para magpalit ng UPS, hindi yung bigla na lang titigil yung operation, disrupting the flights buong mundo. Ayun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyong i-try ito po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung sa mukha naman po yung application, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.